Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-tech dudes and tech dudettes. So sa ngayon, magta-try natin maglinis ng electric bike natin or electric scooter. As you can see, medyo madumi na siya after a week na pagkabili namin. So this is the first time na lilinisin natin yung e-bike natin. So papakita ko na rin dito kung ano yung mga dapat iwasan, mabasa, and dapat na i-maintain, and mga pupunasan. So medyo madumi na siya. And kailangan na rin niya ng cleaning. Especially sa mga parts na to. Ayan. Ito naman yung mga gagamitin natin. Meron tayo ditong liquid soap. And meron tayo ditong pampunas sa motor natin or sa e-bike natin. And later on, pag tuyo na, medyo tuyo na, ito naman yung pangbasa na mag-aabsorb ng tubig. And syempre, kailangan din ng tubig para mapunasan natin yung e-bike natin. Bali, ang mga nakikita kong hindi natin pwedeng basain is itong part na to. So siguro pupunasan na lang natin siya mamaya. Pero yung mga ilalim na part or parts, pwede natin siguro basain. So ito hindi rin pwedeng mabasa to. Itong throttle natin. Kasi pag nabasa ito, pwede raw mag-stack up or hindi umandar yung e-bike natin. Ito rin, hindi rin siya pwede mabasa. So pupunasan na lang natin siya. Pati yung mga controller natin. So lahat na may pinipindot, hindi natin babasain yan. Pati itong ignition natin, dito sa may isusian. So hindi rin siya pwede mabasa. Pwede siyang pupunasan na lang natin. Dito, tinignan ko yung battery niya. Hindi naman maapektuhan kung basain natin tong part na to. Kasi yung battery niya is banda rito. So, okay lang na mabasa tong part na to. And, huwag din mababasa tong part na to. Yung plug natin. So, punas-punas lang din yan. And, yung isa pa, yung bandang sa ilalim sa may battery. As you can see, ayan ay hindi pwedeng mabasa. So hindi siya pwede na pressure washer, and siguro kung aanuhan nyo ng hose, iwasan nyo na lang ding mabasa itong part na to. Kasi pag nalagyan ng tubig yan, kakalawangin and possible mag short circuit yung mga wires niya, no? And yung battery din natin. And syempre hindi siya andar. So yun lang naman yung mga nakita kong hindi natin pwede basain. Bali, unahin lang natin yung mga bandang ilalim and later yung bandang taas naman. So ito, okay lang yan, okay lang na mabasa. Basta lang huwag lang yung mga controllers natin. So ito, pwede na rin basahin to. Ayan. Pati yung signal lights natin. Basta iwasan nyo lang yung mga pwedeng pasukan ng mga wires. Ito okay lang to kasi mechanical naman siya, hindi siya electric or circuit. Pwede pa rin din ayusin to gamit yung mga sponge natin or mga panlinis. Itong mga wires, pwede nyo punasin yung mga gilid-gilid niya, pero wag lang yung parang pinaka terminal niya or yung pinakadulo, yung pinagsasaksakan niya. So pag nabasa yun, possible na hindi umandar yung
e-bike natin. So hanggang dyan lang tayo. Ito mga shocks, linisin na rin natin. So punas-punas lang. Hindi na natin kailangan ng mga steel brush or whatsoever. So mabilis lang naman linisin ko. Maliit lang naman kasi yung e-bike natin. Wala pa siguro mga 10 minutes tapos na kayo rito. First time natin didinisin yung e-bike natin. And we are making sure na hindi mabasa yung mga wirings niya. Especially yung sa battery. Medyo tapos na rin natin yung pagpupunas sa kanya. Babandawan na lang natin siya after. So medyo basa-basa pa siya. And mamaya pupunasan na lang natin. Okay, ganun din yung process. Pero instead na may sabon, tubig lang yung ipampupunas natin. Para mas safe kaysa gumamit tayo ng hose or ng pressure washer. Bali, ganun lang yung paglilinis natin ng e-bike natin and make sure lang na malinis natin maigi and iwasan natin yung mga dapat nating iwasan katulad ng mga wirings and yung sa may panel natin, yung controller din natin and yung mga pinipindot or yung mga switch, kailangan na hindi natin siya mababasa ng basang-basa, pwede natin siyang punasan, mga ganun. And yung mga wirings doon sa may panel natin, make sure lang na hindi rin talaga siya mababasa. And lastly, yung sa may part ng battery natin sa ilalim, especially kung gumagamit kayo ng hose or ng pressure washer, hindi nyo mapapansin na pwede siyang pasukan ng tubig. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next DIYs natin na katulad nito. Thank you and God bless!